Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon. And alam ko po lahat tayo ay busog sa dami ng ating kinain kanina. And thank God for that. And as we continue, mga minamahal ko pong magulang at kapatid, we were being reminded by the Word of God, as we have read earlier, that we shall not commit adultery. We shall not commit adultery. Ito po ay ang pangpitong utos ng ating Diyos. At dahil ito ay kanyang utos, it is because of His command to His people, kailangan nating makasiguro na alam talaga natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin pag sinabi ito ng Diyos sa atin. Kung ano ba ang ibig sabihin, hindi lang kung ano yung paraan para tayo ay sumunod dito, but also for us to really understand why is it very important for us to obey this command. Kasi pag tinanong nga naman, what is adultery? Ano nga ba pag sinabing adultery? Marahil sa isang batang hindi pa masyadong familiar dito, pwede niyang maisip na ito yung mga bagay na pang matanda lamang. Kasi adultery. Yun. Kasama yun dito. Hindi ako nag-imbento nun. O marahil pwede rin maisip ng iba na ito ay isang malalim na kasalanan tulad ng pagkakaroon ng affair sa iba o isa kang tao na nagkaroon ng affair sa taong may asawa o ikaw na may asawa ay nagkaroon ng affair sa iba. Kaya yung iba pwedeng sabihin na hindi naman to related sa kanya since wala pa naman akong asawa. Pwedeng ganun. But God's command speaks to each and every one of us. Whether you are young or you are old, whether you are single or you are married. At nakakalungkot man tingnan, mga kapatid, na napakadaling gumawa, actually, kung titingnan natin mabuti, napakadaling gumawa ng listahan kung saan pwede mong ma-violate yung commandment na to. It is very familiar with us. There's pornography na sa panahon natin ngayon, this is something that is very easy to access. Kahit sa isang click lang, isang stop lang, it is very accessible now. Compare dati na kailangan puntahan mo pa or minsan sa mga lugar na kung saan nakakabili ka ng mga movies, nandun siya sa pinakasulok at pinakadulo. But now, this is very accessible to everyone. Andun din yung eager promotion towards homosexuality. At kitang-kita natin yon sa lahat ng nakakahalubilo natin marahil or even sa media. Or even sa kung saan man na nakikita natin, there is always this sexual content sa mga TV, sa mga palabas, sa mga series na napapanood natin, sa mga commercials na napapanood natin sa telebisyon, sa mga movies na napapanood natin, mapa-seryosong movie yan, mapa-action, or even pambatang movie, there is this disturbing reality that continuously nagkakaroon na ng deep sexual content ang bawat bagay. And even to the songs that we hear. And we know that there is promiscuity even among people who claim to know Christ, who claims to be Christian. And the reality that we're confronted with many dangers around us. We are bombarded with many perversions and we are exposed to a lot of temptations sa buhay natin. Yet behind all of this, behind all the adulterous acts and sins that we can see, we still need to see the original goodness. We still need to have and to be reminded of the goodness and the beauty of this gift that we have received from the Lord. That all the filth should not be allowed to muddy our vision of sexuality as a beautiful creation of God. And that is true. Ito ay mula sa Kanya at patuloy po nating i-remind to sa bawat isa sa atin. Lalo na sa panahon na ngayon na sexuality is a very negative thing. But may we be reminded na ito ay galing sa ating Diyos. At ito ay isang napakagandang regalo na dapat nating pahalagahan. At the same time, this is a gift na dapat nating ingatan. It is a broken world and we are sinful. Pero nawa makita natin yung bigger picture, not just the bigger, the whole picture of what does it really mean
the dark side of this sin, at also the sanctified and the beautiful side of sexuality that was given to us by the Lord. That's why Christ in His Sermon of the Mount, in which we have read earlier, is ready to give us good instruction in this regard. At yun po yung ating magiging topic ngayong hapong pong ito. Christ intensifies the seventh commandment. That's the title of our message today. Christ intensifies the seventh commandment. At ito pong sermon na meron tayo this afternoon is originally penned and preached by Dr. Ruben Bredenhoff. Ito po ay pinreach sa Free Reformed Church of Mount Nazura sa Western Australia. At meron po tayong tatlong headings. The three headings that we have is first, the serious threats to these gifts. Again, the serious threats to this gift. Second, the drastic defense of this gift. And lastly, the beautiful setting of this gift. So bago po tayo tumuloy sa ating mensahe, may we request everyone to bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, may you give us and grant us reverence to your holy word as we hear from you, O Lord. Remind us that all of us here are sinful and not worthy of any revelation, of any grace and blessing that comes from you. We deserve your wrath, yet we are here and being nurtured by you and being graced by you. So may we come before your word with reverence and thankfulness and gratitude, and most importantly, in worship, because we are so thankful that you have revealed yourself to us, Panginoon. May you guide us with your word, transform us, and continuously conform us to the image of your Son. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun po, let's proceed to our first heading. Ang first heading po natin, the serious threats to this gift. The serious threats to this gift. Una po, tingnan natin mabuti kung ano nga ba yung ginagawa ng ating Panginoon habang siya ay nagsasermon dito sa Matthew 5. Pagdating sa Sermon of the Mount, nakikita natin dito that he is busy filling out the law. Masyado siyang ine-explain niyang mabuti yung law of God. At sinasabi niya dito na mas malalim pa ang mga utos na Diyos kesa sa kung paano natin siya originally naiintindihan. That there is a greater meaning all throughout this commandments of the Lord. Na pinapakita niya dito na hindi lang ito panglabas na mga pagsunod natin sa kanyang utos. Hindi ito by mere actions or by mere behaviors na pinapakita natin bilang mga Kristiyano, kundi ito ay sa panloob natin, sa naiisip natin, sa ating mga thoughts and the intentions of our hearts, we can commit sin. Tulad nga ng narinig natin last week, since we have talked about the sixth commandment, in which specifically it is all about the sin of murder, natutunan natin last week na ang murder ay hindi lamang yung actual act of killing someone out of anger, but rather we can commit murder by with our hearts, with our words, and even with our intentions because of sin. And this is also certainly true for the seventh commandment. Ito po ay applicable din at patuloy natin nakikita even sa seventh commandment. Nagsimula uli ang ating Panginoon sa bagay na alam natin. As we go back to the scripture, sabi sa Matthew 5:27, "You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery." And he was being reminded of that commandment. We know that God looked severely upon any sexual relations that fell outside the safe boundaries of marriage, safe boundaries of His law. Sa Old Testament po, pag sinabing nakapag-commit ka ng sin of adultery, ito po ay punishable by death. This is something that is punishable by death. Well, sa understanding natin ngayon at sa understanding na ito, pwede tayong maging kampante, or pwede natin makita na even yung mga tao ng time na yun ay pwede maging kampante sa paligid niya pagdating dito nung tinuturo niya ito. Kasi marahil sa tingin nila, okay lang sila pagdating sa commandment na ito, in which pati tayo, pwede nating maisip na hindi naman tayo kasama dito sa pinag-uusapan. Pwede tayong matempt at maging kampante pagdating sa commandment na ito. Pwede nating isipin na, teka, na-violate ko ba talaga yung commandment na ito? That thou shall not commit adultery? Tulad ng pakikiapid sa iba o pagkakaroon ng affair sa iba? When I think about that, no.
I don't violate that. Nagtaas ba ako ng pride flag? Nagpo-promote ba ako ng homosexuality? Hindi naman. O pumupunta ba ako sa lugar kung nasaan yung mga prostitutes? Hindi naman. Nag-commit ba ako ng sin of pedophilia? No. Binastos ko ba yung sanctity of marriage? Tingin ko po, hindi naman. And minsan sa mga ganong aspect, pwede nating isipin na okay naman ako sa sin na to. Hindi naman ako nagsastruggle dito. Ngunit bago pa po natin i-congratulate ang ating mga sarili pagdating sa ating understanding of holiness, pagdating sa bagay na to, in which most or some of us can think of it more on the external part of it, Christ confronts us with the penetrating truth of God's law nung sinabi niya na, "But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her or with lust, he has already committed adultery with her in his heart." Kung sino man ang tumingin sa isang tao na may pagnanasa sa kanyang puso at isipan, siya mismo ay para nang nakakommit ng adultery. And this is a hard dose of reality to every one of us, mga kapatid. Kung papansinin po natin, ito lang ang binanggit ng ating Panginoon tungkol sa Seventh Commandment. Kung babasahin natin iba, mahaba yung mga explanations nila, but dito mapapansin natin na ito lang at ganito lang kasimple ang explanation niya about committing or the commitment or the committing of sin of adultery. Kung titingnan natin na sa iba mahaba, dito maikli lang. Pero ang katotohanan naman ay kasi ay ito lang ang kailangan nating makita at isipin pagdating sa bagay na to. Na ganun lang siya ka-straightforward. These few and well-chosen words get to the heart of the matter. At yun yung reminder sa bawat isa sa atin. When it comes to anything relating to sexuality and relating to the sin of lust and sexuality, the question is, what do we do with our eyes? What do we do with our eyes? And second, what do we think about in our minds? First is what we do with our eyes, but what do we think about in our minds? And you can tell that Christ understands how we work, that Christ knows everything that's going on, even during their times. In the first place, He knows that life is full of evil glances, na ang buhay natin ay may ganong makasalanang tingin. Alam niya na pagdating, napakadaling tumingin sa ibang tao na may pagnanasa. At alam niya yon. Mapatitig ka man ng matindi or kahit na pasimpleng silip lamang, we are always surrounded by opportunities. Sa mundo natin ngayon na sobrang bombarded ng media, ng mga pictures na dumadaan sa harap natin, mga images and mga videos na possible mag-pop up sa ating mga screens. Ang tanong sa mga pagkakataon na to ay ano ba ang ginagawa natin sa mga pagkakataon ganito yung nangyayari sa atin? Whenever temptations come before us at mga bagay na nag-pop up sa atin na pwedeng magdulot sa atin ng kasalanan. Kasi yun naman yung reality. Hindi naman pwedeng ipikit lang natin yung ating mga mata lagi para hindi tayo magkasala. Na for example, pupunta ka sa ibang lugar and knowing that you can be tempted everywhere we go, sa labas, kahit sa paglabas natin dito, and even within the church. Hindi naman pwede na sabihin na dahil ayaw ko magkasala, every time nalalabas ako, magbablindfold na lang ako para wala nang makita kahit na ano. Or para kang kabayo na may nakalagay dito para wala ka nang makikita. The reality is that we can't avoid seeing and interacting with attractive people. And that's true. Hindi natin kayang iwasan yun. And Christ knows that. But the question is, do we look lustfully? It's all on how we look. Ito ay nakadepende sa kung paano tayo tumingin sa ibang tao. Kung paano tayo tumingin sa mga bagay sa paligid natin. Dito sa text natin, Christ uses a Greek word that means a look that is full of sexual desire. Yung word na lust. It means to long for or to covet something or someone. Yun yung ginamit niyang word dito sa passage na to. Ito ay ang pagtingin sa isang tao na may matinding pagnanasa. That's lust. It's one thing to like or admire a person, but it's another thing to lust over them.
to have sinful desires and consider them as an as a sexual object. It's one thing to admire and to be attracted to someone, but it's another thing to really put them to that low view in which ang tingin mo sa kanya, object of your desire. And that's a problem. And we know what he means. Ito ay ang pagtitig o pagtingin ng hindi kaaya-aya sa isang babae na dumaan sa harap mo. This is returning often to the internet sites where every last one of those images and videos is meant to excite our sexual desires. We are not looking to admire, to study human anatomy, but we're looking to lust. And that's the problem. As the Word of God says, whoever looks with lust has already committed adultery. And Jesus knows this, and he gets right to the heart of our sin and reveals our guilt. Dito po sa nabasa natin, hindi na po ito, ito ay isang bagay na hindi po bago, mga kapatid. Hindi ito isang temptasyon na lumabas lamang sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin na modern age na nga na tinatawag, which with its smartphone technology and this worldly godlessness na patuloy nating nakikita sa mundo. Dahil kahit sa panahon ni Job, kung saan siya ay namuhay probably close or during the time of Abraham, makikita natin na siya mismo ay nagkaroon din ng ganitong challenges sa buhay. He once said in Job 31 verse 1, I have made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Yun po yung sinabi ni Job sa 31:1. At kung titingnan natin, even 1,000 years ago, ganun na katindi yung corruption ng puso ng isang tao. Already then, Job knew the power of a glance. He knew how easy it is to fill yourselves with sinful longings. Kaya patuloy niyang inaalalayan ang kanyang mata palayo sa kasalanan. He says he made a covenant and agreement, and an agreement with his eyes as it were. And he promised them, I will not point you to wrong direction, to the wrong direction. I will not defile you with wrong desires. And those are the words for us to echo and affirm. But later in his sermon, as we go back to Matthew, Christ will say more about our eyes. Hindi natin nabasa dun sa main text, but on the next chapter, chapter 6 of Matthew 22 to 23, the Word of God says, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. And that's the beauty of it. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. The lamp of the body is the eye. Pareha siya sa expression na the eyes are the window to our soul. Ibig sabihin, yung mga bagay na patuloy nating nilalagay sa harapan natin, sa harap ng ating mga mata, mga nakikita natin, ay dumediretso hindi lang sa ating pag-iisip, hindi lang sa ating mga minds, kundi sa ating mga puso. And we are to be reminded that you become what you behold. You become what you behold. Ito ay totoo sa kung ano man ang mga idols natin sa buhay. And this is not just about the lust of the eyes in terms of sexuality, but in every sin and in every idolatry that we could notice. Kung lagi ka na lang nakatingin sa pera mo, kung lagi ka na lang nakatingin sa mga ari-arian mo, kung lagi ka nakatingin sa kung anong itsura mo sa salamin, at hindi lang sa salamin, kundi kung anong itsura mo sa mga pictures mo, ano yung image na meron ka sa mga posts mo, sa videos na meron ka, kung masyado tayong, at hindi lang sa kung tayo ay nakatingin sa atin, kundi even kung paano tayo tumingin sa iba, kung masyado na tayo nakatingin sa iba, sa buhay ng iba, sa mga pinagdadaanan at mga experiences ng iba, sa pagmamay-ari ng ibang tao, at even yung achievements ng ibang tao, it reflects who we are. Or masyado tayong obsessed even sa ating image or reputation. We are to be reminded that what you look at constantly begins to shape you. And it will always be evident no matter what. It will always be evident. Kung ano ang pinapasok mo sa mata mo, mahahalata at mahahalata yun one way or another. So as we go back, sa bawat pagnanasa natin sa ibang tao,
sa bawat panakaw na tingin, mga kapatid, sa mga nakikita ng ating mata na hindi dapat tignan. Those are potent fuel for sinful hearts. Again, those are potent fuel for sinful hearts. Mga panggatong sa maruming pagnanasa ng ating puso. The eye is bad. If the eye is bad, the whole body will be filled with darkness. And this command speaks to all of God's people in the struggle, who are in struggle against sexual temptation. Andun po ang struggle na ito. At ito po ay totoo sa lahat ng bagay, lalo na sa atin. Satan has seized this good gift of God, the gift of sexuality, and has used it with a terrible and corrupting power. And as we look more to this, to application of this for the first point, for good reason, makikita natin that Christ talks about a man looking at a woman lustfully. And this has been called every man's battle. Ito po ang pagkakakila pagdating sa sin of lust. It is a struggle to guard our eyes and protect our purity. Hindi po tayo pwedeng maging kampante dito, mga kapatid. If you're a Christian man, you need to pay attention to fighting this war which rages all around us. This war is around us and we could see it everywhere. And it's not just around us, it is deep within us as well, this fight that we have every single day. Ingatan po natin nawa ang ating mga mata. Ingatan po natin nawa ang ating mga puso't isipan. At paano naman po sa mga kababaihan? Patuloy po nating tingnan ang mga pangyayari sa paligid-ligid natin ngayon, especially on how we guide our sisters in Christ. Example, sa mga advertisements na nakikita natin, sa mga promotions na nakikita natin, sa mga movies, sa mga shows, at even sa mga makanta na naririnig natin, patuloy na binebenta ng mundo sa atin ang maling imahe ng isang babae. Patuloy na pinapakita ng mundo ang maling imahe ng kung ano nga ba ang isang beautiful woman. Kung paano nga ba dapat maging isang babae. Tingnan niyo po kung paano pinapalabnaw ng mundo ang definition ng pagiging babae. That the ideal woman is attractive and bold. He is strong and dominant. She is empowered, master of her own body. Pwede niyang isuot ang kahit na anong gusto niya, wala siyang pakialam. Kumilos ayon sa gusto niya at wala siyang sinisino kahit ang Diyos. That the beauty of a woman is not anymore by character or by virtue or by modesty, but rather mostly about external beauty. Kung ano ba ay nakikita nating trend of beauty sa labas. Pagiging pretentious or pagpapanggap. Regardless kung anong itsura mo or kung ano ka, kung sino ka, as long as yung image mo pinapakita, yung image na gusto mo ipakita, yun yung beautiful. Pagiging liberated or pagiging malaya sa kung ano yung gusto niya. Or that dominance and sensuality that is being confused to beauty. But may we be reminded that this is not the beauty that God wants to witness before us. This is the beautiful woman of the world, but not of God. So 1 Peter 3, 3-4, niremind po tayo ng ating Diyos, do not let your adorning be external, the braiding of the hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear. Don't let your adornings be external. Not necessarily, bawal ka na mag-ayos. But it is not the basis of beauty. But let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. That's what the word of God said. Christian women need to be aware of what influences are present in their lives. What role models are there? Any ideas and the ideas they shape on how they talk, or how they dress, or how they behave, or how they view themselves. In these things, have we quietly and unknowingly adopted some of the world's standards? Or the question is, are we fiercely defending ourselves
from this? And are we fiercely defending the sexuality, this beautiful gift of sexuality that God gave us? And this would lead us to our second point. Yun po ang ating second point. The drastic defense of this gift. The drastic defense of this gift. I hope that anyone would acknowledge their struggle to keep this commandment. Ang hirap lang po, ang mahirap lang sa panahon natin ngayon, lalo na na patuloy tayong sinasabihan ng mga ganitong phrases, lalo na pag-expose ka sa mundo, sa school, sa trabaho, sa mga kaibigan mo na marahil hindi Kristiyano. Ang patuloy na naririnig natin ay ito. Okay lang yan. Dapat matry mo kahit once lang. Pwede naman eh. O kaya na parang kulang ang buhay mo pag hindi mo naranasan yung bagay na ito. Or sinasabi sa atin na ang KJ mo, na sinasabi na KJ ka dahil hindi mo ginagawa yung mga bagay na na-enjoy nila. Sinasabihan tayo na kung wala namang makakaalam, kung wala namang masasaktan, why not? Kung nag-a-agree naman parehas, why not? What's wrong? And that's the problem, and that the influence and the attacks around us. At alam natin na ganito katindi yung struggles against sin of sexuality. Pero anong sunod na dapat natin gawin pagdating dito sa sin of lust? Are we willing to fight hard for holiness and undertake a drastic defense of this gift? After speaking about the serious threats to this gift, Christ gives His audience a plan of attack. Binigyan po tayo ng pamamaraan ng ating Diyos pagdating sa bagay na to. Ito ay ang paraan kung paano natin masisimulang malagpasan ang mga temptasyon sa buhay natin. Sinabi po yun sa Matthew 5:29-30. Sabi sa 29, "If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than your whole body to be thrown into hell." At ganun din po yung sinabi niya sa verse 30. "And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than the whole body into hell." And this is how seriously we need to take it. This is how seriously we need to consider this. Lahat ng pwede nating maisip, na pwede na mga maging magdahilan para tayo ay magkasala sa ating buhay, o kahit na anong bagay na alam nating makakapag-akit sa atin na magkasala, ay dapat agarang matanggal sa ating buhay. They should be removed quickly and completely. Cut it off, pluck it out. Ngayon ang tanong, does he mean it in a very literal way? Dapat ba natin to i-take na sa sobrang literal na talagang dukutin natin ang ating mga mata o putulin natin ang ating mga kamay kung ito ang mga bagay na nagiging dahilan para tayo magkasala? At nakakalungkot man po, pero may mga tao or may mga Christians or misguided Christians na talagang ginawa ito before. Na matapos silang mahulog sa adultery ay pinutol nila ang ilang bahagi ng kanilang mga katawan. But may we be reminded of this, but that a literal application misses the point. If we take it literally, it will never make that point. Dahil kahit tanggalin mo naman talaga yung isa mong mata o putulin mo ang isa mong kamay, yung naiwang bahagi ay mag-uudyok pa rin sa'yo na magkasala. An eyeless and armless man or woman can still be taken captive by lust. And Christ knows that sin doesn't originate in the eye. That evil isn't created by the hand. Ito ay mga instrumento lamang na kinokontrol ng ating mga puso't isipan. It is we who can make choices and set boundaries that will help to keep our body under control. Huwag mo itong tignan. Huwag kang lumingon. Pigilan mo ang iyong mga kamay. At higit sa lahat, at pinakamahalaga sa lahat, disiplinahin mo ang iyong puso pagdating sa kasalanan ito. If there is a sin that is captivating you, starting to dominate you, then you must do everything you can to break free. Be drastic about it. Don't make peace with it. Huwag mong tanggapin na parte to ng buhay mo, na normal na lang to dahil paulit-ulit mong ginagawa. But put it away. Kunyari may kaibigan ka na patuloy kang dinadala talaga sa kasalanan.
hindi na nagiging maganda talaga. A friend that often enables and encourages a godless walk. It might be time to consider or reconsider it if that friendship is worth it. If there's an activity starting to ruin you, to consume your thoughts and flatten any zeal you once had for God, take steps to remove it from your life. Take away the opportunity. Sever the things that support it. Amputate it. Marahil makikita mo din na itong mga binabanggit nating ng ating Panginoon na hindi lamang applicable sa sexual temptations, ito ay dapat approach natin sa lahat ng ating mga weaknesses, sa lahat ng ating kasalanan. Don't show it any hospitality, mga kapatid. Huwag mo hayaang maging alipin ka ng kahit na anong bagay dito sa mundo. Huwag mo hayaang makontrol ka ng mga impulses ng mundong ito, ng iyong katawan. Huwag mo hayaang maging alipin ka ng bisyo o pag, for example, alipin ka ng paglalasing na hindi mo na makontrol ang sarili mo. Rather, kinokontrol ka na ng iniinom mo. Or even video games in itself. Video games in itself is not bad. It's fun. But pag dumating ka sa point na yun ay nagiging escape mo, pag yun na yung point na yun ay nagdidikta kung ano yung satisfaction mo sa isang araw, kung yun na lang yung nagbibigay sa'yo ng joy, that's dangerous in itself. To the point na halos buong araw ka nang nasa video games na meron ka. And also, pornography. Entertainment in itself can be dangerous if you're not going to be careful. People's approval, or kahit na anong pang bagay yan, put to death whatever belongs to your sinful nature. At malawak po ang application nito. At ito po ay applicable sa lahat ng temptations natin sa buhay. It's always a good counsel to chop and to prune the wickedness from our hearts and habits. Pero kailangan din natin tignan na binanggit niya ang mga bagay na ito matapos niyang ituro yung tungkol sa mga lustful desires natin. He compels us to ask the specific question, how shall we free ourselves from these impure desires? How do we keep ourselves away from sexual temptations? And what we can see is that he advises a drastic defense. Even kung babalikan natin yung catechism, ganun din yung approach na gusto niya ipatid sa atin. Nung tinanong kung ano ang pinagbabawal, kung ang pinagbabawal lang ba ay pagkakaroon ng affair or premarital sex, ang matinding sagot dito ay, he forbids all unchaste acts, gestures, words, thoughts, desires, and whatever may entice us to unchastity. Whatever may entice us to unchastity. And actually, mahirap talaga to. Sinadya ko talaga dire-diretso. Pero mahirap. Dahil kahit wala kang nakikita, this is the reality after seeing all these things. Kahit wala kang nakikita, kahit wala kang ginagawa, pwede at pwede ka pa rin pasukin ng sinful thoughts. And that's a bigger truth about that. Images that you looked at once can be replayed in your mind hundreds of times. Sa isang, kahit isang kanta lang yan, kahit sa isang palabas lang yan, kahit isang kwento lang yan, or kahit sa isang video lang yan, or clip sa YouTube, even just one source of it can always be replayed in our minds, no, multiple times. In a moment, they can stir up our wrong desires. So flee from whatever entices. Don't linger over it. Don't get close to the fire or you'll be burned. Don't experiment and sample and explore because God forbids whatever may entice you to unchastity. An example, during the early times, during the early church, people tried to free themselves from all lustful thoughts. At isa na po yun, isa na po dito si St. Anthony. Familiar po ba kayo doon? Si St. Anthony, hindi siya si St. Anthony of Padua, but St. Anthony the Abbot. Ang story niya, for 35 years, he lived a lonely and difficult life. He fasted continuously, dineprived niya yung sarili niya sa tulog, he deprived himself of every comfort. Nanirahan siya sa desyerto, walang nakikitang ibang tao, malayo sa ilaw na at temptasyon ng mundo. That he was so committed to do that.
Yet Anthony wrote that for all those years, and this is reality, for all those years that he had deprived himself of all these things, he still had a non-stop battle with the devil's temptation. This is reality. Constantly he was troubled by thoughts of wealth and worldly cares. Constantly he was troubled by the desires for glory and forbidden pleasure. And this is a reminder that we are not to go to the extreme. Yes, pinupukpok natin ang sarili natin dito ngayon. But we are also to be reminded that we are not to go to that extreme. As of how the Lord comforts us and encourages us through His highly priestly prayer, sa John 17:14-15. The prayer of Christ is this, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Just I am not of the world. And this is what Christ has said. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. We are not yet taken out of this world just yet, but we are assured of His guidance and protection. That's how we are to look at it. And with that, we trust Him. And with that, we depend on God. But also, we are responsible to actively take real actions against our sin. That we mortify our sin. Draw a line from the influences of this world, from the temptations of the enemy, and the longings of our sinful flesh. Hindi naman natin sinasabi na magbulag-bulagan ka sa kung anong nangyayari sa labas. But rather, all the more, be more aware of what's happening outside, but with the guard of the scriptures. Be the guard of having a proper biblical mindset and biblical worldview of how you see the wrongdoings of this world. With our God, there is almighty strength and sure hope. And the sure way to access His ready help is the continuous walk that we should have with the Lord. And that is what we should take, to continuously be in His Word, to being steadfast in prayer, to that continuous joining with fellowship with His people, for us to continuously fix our eyes to Christ, and not just fix our eyes to Christ, but also feel our eyes with Christ. And the question is, are we really abiding in Him? At yun yung tanong. No matter how many practical things we see and acknowledge here, the question is, are we doing actions? Are we really abiding in the Lord? Because if we are not seeing the need to abide in Him, we will not win this fight against sin. So draw near to God as He'll draw near to you. And let us also remember that sin loves darkness. Darkness meaning being hidden and concealed. So we ought to shine light unto this sin by confessing it. Confess it to God, mga kapatid. Honestly and specifically, confess it to your God. Let us confess it to our God. Together with a prayer for strength in a broken and contrite heart, confesses to God and repent of your sins. We have God's promise in Christ that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us. And how good it is that we don't stand alone. And this is another encouragement for all of us. If there's a struggle we are having, we can also get help from others. Na hindi po tayo nag-iisa sa ganitong challenges, mga kapatid. We can seek the encouragement and guidance of brothers and sisters in Christ. Dahil hindi naman nakakahiya siguro kung hihingi tayo ng tulong sa iba. At hindi naman po ito yung nakakahiya kung hihingi tayo ng wisdom and guidance and also prayers sa ating mga kapatid. As children of God, we face similar struggles and we all need to learn very similar lessons that they have learned in their walk of life. So let us pause to reflect whether we need to take this so seriously. At minsan pwede natin isipin, as we look at it, hindi ba sobrang extreme naman ata nito? Elder, parang extreme na masyado. Sobrang drastic, masyado mabigat. Kailangan ba talaga ganito tayo ka-obsessive
sa pag-avoid sa temptation na meron tayo. Pwede nating matanong yung mga bagay na yun. And yes, we may see it as too extreme as how it was presented. But may we be reminded that it is all because of what Christ said about this matter. It is not because of simply presenting it, but the basis of it is because of what Christ has said about this matter. It is not something legalistic, but rather we are to consider the gravity of His words that we have read. That after telling us to take severe actions against sin, He reminds us twice of just what does it take. Ano ba ang gravity na tong sin na to? Sabi niya sa verse 29 at 30, "For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell." For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And this is a sign of those who are really His. This is a sign of those who are really being saved in Him and to Him. Of those who are really saved. That there is this distinct attitude, there is this distinct seriousness or response towards sin. We are not to love it. We are not to desire for it, but rather to hate it. To hate sin. The Proverbs speaks of what an adulterous woman is. And this is also applicable to an adulterous man. Proverbs 7:26-27. "For many a victim has she laid low, and all her slain are a mighty throng. Her house is the way to Sheol, going down to the chambers of death." This is an adulterous woman. This is the path of adulterous man. This is where sin goes. It can snare us. It can enslave us. And if people will not repent from it, it will lead them into the fires of hell. Nakakatakot po ang katotohanan ito. It is scary, but it is a necessary warning to all of us. It is far better to stand aside from the pleasures of this world today than to be cut out of eternal blessedness with God. And if I may add, allow me to add this, this may be too drastic. This may be too radical to some. But may we all be reminded that we can never do it on our own. We can never do it on our own. Don't be too confident to say or to think, nalaman ko to, gagawin ko to, and that's it, I can do it. No. Don't ever be complacent. Don't be too confident on this. To think that we can do it by our own strength and by our own will, we cannot. All of this is only by the grace of God and only by Him alone. As we grow in our sanctification, we are also being transformed into the image of His Son. It is only through Christ that we can love Him. And it is only through Him that we can hate sin. Nothing more, nothing less. Self-motivation is not enough. Self-convincing is not enough. Even scaring yourself is not enough. It is only by the transforming work of God and for us to be convicted by His Word through the work of the Holy Spirit. And as we move to the third point, it will help us understand why. Sa paglipat natin sa third point, mas maintindihan natin kung bakit ba ganito kabigat ang bagay na to. Kung bakit ba ganito kaseryoso ang Panginoon pagdating sa ganitong kasalanan. Because we are to be reminded that our sexuality, our desire for sex and intimacy is a gift from God. That's the truth about it. This gift is too important to stand undefended. This gift is too precious to let it be corrupted. Umiiwas po tayo sa kasalanan ito, hindi lang for the sake of umiwas ka dito at hindi magkasala, kundi dahil may importanteng bagay tayong pinaglalaban at iniingatan, mga kapatid, na patuloy na sinisira at inaagaw ng kaaway sa atin dito sa mundo. And that's why we do have this third point, the beautiful setting of this gift.
the beautiful setting of this gift. When we listen to God's law, sometimes all that we hear are those thou shall nots. Thou shall not do this, thou shall not do that. Hindi dapat ganito, bawal gawin to, bawal gawin yan, bawal to. Yet God has a very positive calling for us, us who are His redeemed people. So sa seventh commandment, hindi lang niya pinagbabawal ang mga kasalanan ito, kundi pinapakita din niya kung gaano kaganda yung blessing ng sexuality, the beauty of that gift of sexuality. We know this, for God gave sexuality to be used in the beautiful setting of marriage. At even the catechism, sa ibang version ng Heidelberg Catechism, tinawag tong holy marriage because marriage belongs to God. God created it. He set its boundaries and He gave its noble purpose. Alam natin na sa mundo natin ngayon, talagang under attack yung marriage. Pero kahit nung panahon ni Christ sa Matthew 5:31 to 32, Jesus speaks about the weakening of marriage through divorce. Na kahit nung time nila, parang normal na transaction na lang yung divorce sa kanila. Where husbands and wives went their separate ways for just about any reason. But like He so often does, Christ turns the tables on accepted practices and speaks it like this, na hindi dapat ganito. Hindi ito yung katotohanan pagdating sa bagay na ito. Holy marriage is far too important to discard or to neglect. Mula sa simula pa lamang, from the very beginning, it was God's will that there be a permanent commitment between a man and a woman, a lifelong covenant, a communion of love and faithfulness. And this is what marriage is. And in that marriage bond, a man and a woman can enjoy a profound unity in body and soul. They're allowed to help each other, not just in the things that belongs to this life, but more importantly, in the things of the next life also. This is how beautiful marriage is. But in that beauty, there is also this reality that only sinners get married. Only sinners get married here. So sometimes marriage can be very difficult. Sometimes, most of the times, every day or every hour, depende. But it is difficult. It is a long exercise of self-denial. It is a lifelong commitment of sacrifice. For as long as we live, because of the reality that as long as we live, our inborn selfishness complicates every one of our relationships. Because of our sinful tendencies, it complicates and give problems and issues to our relationships. Dahil dito, minsan nakakasakit na tayo ng iba pagdating sa kilos natin, pagdating sa mga reactions natin, pagdating sa mga salita na binibitawan natin. O minsan o madalas, hirap na rin tayo magpatawad. Minsan or madalas, nakakapagkimkim na tayo ng sama ng loob at nag-iipon ng sama ng loob sa ibang tao. At tayo ay nahihirapan na rin magpakita ng kabutihan sa isa't isa. Even to the one whom we promised our lifelong devotion. That's what makes marriage hard. Because sin is more exposed in relationships. The closer the relationships, the more sin is exposed. Kaya alam ng mga asawa natin kung ano yung ugali natin. Hindi man alam ng iba, pero alam ng mga asawa natin. But may we also remember, no matter how challenging it is, no matter how painful it is, we are to be encouraged that it is primarily a gift from God. It is worth taking every effort to preserve and protect. It is worth every effort to strengthen and restore. Holy marriage is one more blessed confirmation that this broken world isn't the domain of the devil. As if pwede niya i-corrupt lahat ng bagay na nais niya. As if pwede niya sirain ang kahit na anong bagay na gusto niya. Because holy marriage reminds us that this is still our Father's world. That no matter what Satan tries to wreck, God still makes it possible for us to do His holy will and to honor Him with our bodies and spirits.
At hindi natin kayang maintindihan yung mga bagay na nakikita natin, na nare-realize natin. Hindi man natin kayang intindihin, hindi man natin kayang arukin kung paano ang ating Panginoon ay ibibigay ang sarili niya at makikiisa sa mga taong patuloy na nababahira ng karumihan ng kasalanan. It's amazing that God is willing to save us from ourselves, to break our chains and set us free and give us life. This is God's abounding grace that we are to continuously remember, that we are to continuously cherish, that Christ would even call us His bride, His beloved, His covenant people. That's why as we end, may His word move us and lead us more to a holy life. He is the only reason why we are to repent of our sin, to repent seriously and swiftly. We know that Christ has claimed us. He delights in us until we reach the end. He goes with us in this fight. So may each of us live in pure and undefiled devotion to Him with our eyes and our hearts and our everything, holy to God in body and spirit. Amen. Let us all bow down our heads and let us pray. Our Father, thank you for your word that you have granted us this afternoon. Thank you for reminding us of the wonderful gift of sexuality, which the enemy and this world tries to destroy. We acknowledge, O Lord, that we are sinful before you, and we continuously ask for your forgiveness, O Father. If our desires are tainted by sin, especially as we look upon your righteous law, as we have specifically led and walked through the seventh commandment, forgive us, O Lord, of our adulterous hearts, that we lust and have desires that are sinful. Forgive us, O Lord, if there were times that we confused love with lust. We have confused beauty versus sensuality. And if we have become complacent with it. Remind us, O Lord, that there's nothing hidden in your sight. You see everything in our lives, even in the darkness. You see not just the external things that we have done, but also the deepest thoughts and desires of our hearts. So teach us, O Lord, to love, that we may love you more, and also love the people around us. That we may look at them with love, look at them with honor and respect, rather than looking down on them and considering them as mere objects of our lust. Remind us of your love for us, that while we are still sinners, O God, unlovable, unfaithful, you died for us. May we see more of the beauty of your selfless and sacrificial love, rather than the deceptive image of beauty in this world that triggers the lust of our flesh, the lust of our eyes, and the boastful pride of life. And continue to restore our view of what sexuality really is, and the beauty and sanctity of marriage. That sex is a wonderful gift to your people, for them to grow and multiply and fill this earth. And we thank you because you didn't just give it to us as a mere function or activity to serve its purpose, but you also have added pleasure and joy to it. It is such a beautiful gift that is sanctified within the bounds of marriage. And we thank you and praise you for that. Lust and worldly sensuality will always try to destroy it. But may you continuously give us that hope that you will never allow the enemy to have that complete dominion over it. May you give hope to single men and women that they may be reminded that there's nothing impossible with you. That they can be free from the chains of lusts, pornography, premarital sex, homosexuality, and all kinds of impurity. May you grant us that hatred against sin and a greater love and commitment to obey you, to control and discipline our bodies together with their sinful desires, and have our desires to be transformed from carnal to spiritual. And may you also to continue to guard your people who are now married,
We thank you that we thank you for that hope, O Lord, that it is still you who will guard the beauty and sanctity of marriage, that you are still in full control over it, especially the marriages of your people. The world may see it as a mere formality or an optional duty or just a subject of legality. But remind us, O Lord, that it is holy, that marriage is holy not just for the sake of having an exclusive and holy commitment between man and a woman, but it is holy because it points to the love, faithfulness, and commitment of your Son to His church. Come, Lord Jesus, for we are your bride waiting for you. May we remain faithful as we wait until you return and bring us to our eternal home, where we will completely be with you together with your saints and worship you for eternity. Thank you, O Lord, and this we pray in Jesus' name. Amen. Amen.